Mel, mula kagabi hanggang ngayong araw ay tuloy-tuloy ang malakas na ulan dito sa Kasiguran, Aurora. Dahilan kung kaya't binaha ang ilang bahagi ng bayan. Kumagat na ang dilim. Aking ligtas ngayong pagsalanda ni Christine. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng evacuees sa mga evacuation center dito sa Kasiguran, Aurora. Kahit malakas na ang ulan at hangin, may ibang di pa rin iniwan ang kanilang mga bahay. Kahit tumataas na ang baha, tulad na lang ng ilang residente sa Barangay Kalantas. Si Gina at kanyang pamilya, di pa rin lumikas kahit abot dibdib na ang baha. Kasi wala rin naman po kaming mapuntahan ni. Dahil po ay puno rin po sa evacuation. Mahirap po talaga kasi lumaki na po kami, dito na po kami talaga, lagi inabot ng ganito. Biglaan po yung buhos ng tubig po, ay siyempre po ma'am, nilikas muna ng mga gagamit, niligpit. Malakas ang pag-uulan dito sa bayan ng Kasiguran sa Aurora, kaya naman ang palayan na ito nagmistula ng ilog. Ang mga bahay din dito lubog na sa baha, kaya naman ang mga residente nagpasya na munang mag-antay at pahupain ang baha sa kani-kanilang mga sasakyan. Ang pamilya ni Magdalena Manzano, sa sasakyang ito na muna nananatili habang hinihintay na humupa ang baha. Hindi raw kasi nila inasahan na tataas ang baha dahil karaniwan ay hanggang tuhod lang ang inaabot nito. Mas mahirap po ngayon talaga, ma'am, kesa po noon makaraan. Ngayon po ay talagang malaki ang tubig. Binaha rin dito sa Kasiguran ang Barangay Marikit at Barangay Tinib, habang isolated naman ang Barangay Esperanza. Ang mga kalsada kasi patungo rito, abot bewang na ang baha at tanging malaking truck na lang daw ang nakakadaan. Kaya naman agad silang pinuntahan para mabigyan ng ayuda. Panawagan naman ng MDRRMO sa mga lumikas. Mas maganda sana manatili muna sa mga evacuation center kasi may kasunod pa kasing pagtaas ng kailugan o pagbaha. Sa kabuuan, nasa 3,892 families o 12,116 individuals ang lumikas. Binaha rin ang ilang kalsada sa bayan ng Dilasag. Gayun din ang Dilasag Aurora Dinapige Road dahil sa mataas na tubig sa Ditubo River. May mga bakaring nalunod. Mel, ayon naman sa PDRRMO dito nga sa Aurora, wala naman daw na itala na anumang landslide sa buong probinsya, kaya passable ang lahat ng daan dito. Wala rin daw na itala na anumang o sinumang nasugatan o nasaktan dulot ng bagyong si Christine. Mel? Katrina, sabi mo may mga residenteng hindi lumikas. Meron bang update? Kamusta sila? Anong gagawin ng lokal na pamahalaan sa kanila? Katrina? Mel, kanina, no, binalikan natin yung ilan sa mga lugar at ilang mga barangay na may mga hindi talaga lumikas kahit mataas ang baha sa kanila. Ayon nga sa kanila, nakikita naman daw nila na kaunti-kaunting umuhupa na yung baha, kaya hindi pa rin daw sila lilikas. Pero ayon naman sa LGU rito na kapag kakailanganin daw ay ipapatupad daw nila ang forced evacuation, Mel. Maraming salamat sa iyo, Katrina Son.